Chums, it's Yay, and welcome back to our family. Thank you so much for subscribing if you are new to this channel and you want to be a part of this family. Just hit the subscribe button down below and click the notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video, and comment down below. Hey yo! I am back with the same outfit. Oh, doon sa reaction video ko kay Maris. Oh, nagsuot lang ako ng quintas. At saka nagpalit ako ng bracelet. Para na ano, makita kayong iba. Oo, feel ko lang naman kasi yung damit ko. Kaya, hindi na ako nagbihis. At saka mahal ang sabon, mahirap maglaba. Kaya, okay na yan. Ganyan pa rin ang outfitan ko dito sa i-re-react kong kanta ngayon naman. This is from Skostakli, entitled Lagi. So, first time ko rin mag-react sa kanta ni Skostakli. Kilala naman natin si Skostakli, apart from the fact na he's a part of X-Batalyon, di ba? Kilala din natin siya bilang karelasyon ng isa sa mga sikat at kilalang vlogger na din ngayon na si Zainab Haraki. At alam naman po natin yung mga pinagdaanan nila, their ups and downs, lahat yan, pinablik nila, nakita natin, alam natin yung kwento nila, lahat ng pinagdaanan ng relasyon nila, di ba? Parang roller coaster ride din. And look at them, sila pa rin naman yung nagkatuluyan, di ba? So, it's really nice na makikita mo sila ngayon na masaya. And of course, with their daughter. Aww, mito na nga siya, oh. Oh, feeling ko. Ang kantang ito ay iniaalay ni Skostakli sa kanilang anak. Kasi, di ba, yung thumbnail niya kasi is hawak ni Skostakli yung baby. Ah, nag-goosebumps ako. But anyway, oh, feeling ko ang inspiration ng kantang ito talaga ay yung anak nila. Of course, Zainab din also. But feeling ko, mainly, yung baby nila. Tara, let's check it out. Ayan. Bia nga. Pause natin kasi baka makapirate tayo na naman. Oh my gosh, this is so touching. Parang teary-eyed pa ako. Nakaka-touch naman yun. Apart from the lyrics ng song, yung scene mismo. Oh my gosh, look at him. Diba? Super... Makikita natin talaga yung pagbabago na ni Skostakli. Kasi we all know nga, sabi ko nga, we all know yung mga pinagdaanan nila ni Zainab. And you can see him talaga na talagang nag-transform na siya to a more mature man. And now he's a daddy. A daddy to Bia. And of course, a good partner na to Zainab. That scene earlier, it's so beautiful. Parang gusto kong i-pause para titigan sila. Pero ayokong i-pause kasi gusto ko magtuloy-tuloy lang yung kanta. Gusto ko silang panoorin. Oh, this song is really so touching. And makikita mo talaga yung effort na ginagawa ni Skostakli, no? Para sa kanilang anak. Makikita mo talaga yung
kumbaga yung pagpupursige yung sakripisyo na ginagawa ni Skastakli to take care of Zainab and take care of their daughter. Makikita natin yung positive changes, yung growth nila as partners and growth nila as individuals. Yung maturity na nila. Of course, nung mga panahon na binabash si Skastakli, talagang ipinagtanggol ni Zainab na sinabi niya na nagbago na siya and all. At ngayon naman, unti-unting napapatunayan na ni Skastakli. Actually, hindi niya naman kailangang patunayan yan sa kahit na sino sa atin na fans or taga-suporta nila, no? Hindi naman niya, wala naman siyang kailangang patunayan sa atin. Ang importante naman is si Zainab and her family. Pero yun nga, nakikita nga natin na ang laki rin talaga ng pinagbago ni Daryl, ni Skastakli, kasi makikita talaga natin na he's really doing his best, he's trying his best to be a good father na. Wait. Oh my gosh, bigla akong na-miss yung mamangkin ko. Alam nyo kasi. Iyak na ako. Uwi ako bukas. Ano ba? Nung umalis ako sa amin para maghanap ng trabaho, no? As in, hindi pa siya naglalakad. Tapos, hindi pa siya nagsasalita. Ang alam niya lang ata nun, mama. Tapos, ngayon pag nagbi-video call, tapos nakikita ko rin sa mga post ng mom niya. Grabe, ang laki na niya. Sobrang laki na niya. Namimiss ko na talaga yung pamangkin mo. Tapos niya, naglalakad na siya, tapos ang dami na niyang alam na salita. Alam na niya yung eyes, yung nose, yung lips, yung ears. Lahat alam na niya. Anyway, bukas mabibigyan ako ng pagkakataon na makauwi kasi may mga kailangan akong gamit na iuwi doon. So makikita ko na siya after almost a year. Alam niya, nung baby pa kasi siya, nagkwento na ako, diba? Nung baby pa siya, isa ako sa mga talagang nag-alaga sa kanya. So, maalam na din ako tungkol sa mga pag-aalaga sa bata and all. So, nami-miss ko ng mga panahon na baby pa siya, tapos sinasayaw ko siya, pinapatulog ko siya. Ngayon, ang laki-laki na niya, nakaka-miss, diba? So, advice ko lang kina Skastakli at Zainab, make the most out of it. I-treasure nila lahat ng oras. Ngayon, baby pa siya, kasi pag lumaki na yan, mami-miss mo talaga yung mga panahon na to na sinasayaw mo nung baby pa siya, kahit hindi ka nakakatulog. Sabi nga ni Skastakli dun sa lyrics is okay lang na mapuyatan siya, magdamag siyang ganyan, na kahit wala siyang tulog, ganyan, okay lang para sa kanya. Basta lagi-lagi lang ngiti si Baby Bia. Ganun talaga, sakripisyo talaga, no, pag nanay ka na, pag tatay ka na. Kala mo naman, nanay na ako na. But anyway, ganun talaga pag nagka-baby ka na is talagang you have to accept the fact na kailangan mong magsakripisyo most of your time, no? Kailangan mo isakripisyo, demanding sa oras kapag nagkaroon ka na ng anak. But don't mind it kasi alam mo yung masusuklihan lahat yan
lahat ng paghihirap at sakripisyo mo, susuklihan niya ng pagmamahal. In the future, one day, someday, or somehow, you'll also be proud of him or her sa mga achievements niya sa buhay. And that is something na makakapagpataba na ng puso ng mga magulang. So, ayun lang, dami ko nang sat-sat. But anyway, ayun nga, natutuwa ako na ganito yung nakikita natin from them, no? They're really matured enough na. I'm just so happy for them. Aww, that is so sweet. Tapos na ba? Hindi pa naman. Aww. Such a sweet dad. Aww. Oh my gosh! Nag-goosebumps pa rin ako! So sweet. Oh my gosh. Zainab. Baby! How cute! Aww. Alam niyo, pag ako nagka-baby, kakantahan ko rin siya lagi. Like, tutugtugan ko lagi ng gitara, ganyan. Kakantahan ko lagi, ganyan. Napakaganda po ng awitin. Talagang nag-goosebumps ako, no? Doon sa, ewan ko kung sa lyrics ng kanta or yung nakikita ko, yung napapanood ko. But I guess both. I'm so glad na nakapagsulat si Skasakli ng ganitong kanta, no? It's really inspiring para sa mga magulang. Hands up kay Skasakli for writing this song. I believe he wrote this song, no? Siya yung sumulat ng kantang to. It's really nice, no? Ang ganda ng lyrics, ang ganda ng music video. Parang kasing sinasabi niya dito na nagkaroon siya ng bagong sigla, kung baga ganyan. Of course, masaya siya nung nagkabalikan sila ni Zaina, but the fact that they brought a life in this world, diba? Through Bia. More motivation, no? Nadagdagan ang inspirasyon nila sa buhay na to para magpursige pa, no? To achieve more in life. Mayroon silang, nagkaroon sila ng karagdagang rason, inspirasyon, motivation, and that's Bia. Natutuwa lang ako na nakikita ko sila, no? How mature they are. Na as parents, no, and as individuals. Ang dami man nilang pinagdaanan, no, napakarami nilang pinagdaanan na panghuhusga, pangbabash, ang daming ups and downs dun sa naging relationship nila, on and off, ganyan and all. Basta alam na natin yung mga yun, huwag na nating balikan yung mga yun. But anyway, just to emphasize yung gusto kong sabihin, na makikita natin talaga yung kung papaano sila nag-grow as individual persons dahil dun sa mga pinagdaanan nila. And now, yun yung mga humubog sa kanila, kaya ito sila ngayon, di ba? More mature, more serious sa life, ganyan, dahil nagkaroon na nga sila ng rason para magpatuloy sa buhay na, alam nyo yun, na may karampatang dahilan, di ba? I know how hard it is, no? Alam ko yung hirap, naiintindihan ko yan, but as long as you know, no? Marunong ka sa, wise ka, strategic ka, magagawan mo ng paraan kung ano man yung mga dagok na darating sa buhay nyo. At yung baby, no? Sapat ng inspirasyon para maging mas malalim ang tingin mo sa buhay. Yung ganun, mas malawak yung paningin mo. Seeing Skasakli and Zainab actually found a way to create a better version of themselves, no? It's really nice, no? And I hope and I pray na sana maging mas masaya pa sila as family, and hope and I pray that Bea would grow into a really beautiful and nice, sweet girl, a loving daughter and a caring daughter, and of course a God-fearing person. That's it, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please leave a thumbs up. You can also share it. And if you want to say something about this video, please leave a comment down below. Bye! See you again in my next one.